sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Alauna, 5 na. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong suma sa inyo ang homebody, ang bida ng tahanan. Tama po, kayo po ang bida ng tahanan, kayong mga naiiwan sa bahay. O kaya naman po, nagpapahinga. Ayan. Ika nga, hindi daw madali na nasa maiwan ka sa bahay. Totoo naman. Kasi dito nga lang bakasyon. Itong nag-Holy Week ay nakakainip na halimbawa lalo na nasanay ka na may trabaho, pagkatapos matetenga ka sa loob ng bahay, parang ang hirap-hirap. Tsaka parang feeling ko kapag nasa loob ako ng bahay, parang malolosyang ako agad. Diba, lahat ng mga gawa ay nandodo. Magandang hapon po pagkatapos ng Easter Sunday. Kamusta na po kayo? Ha? Mga giliw naming taga-subaybay sa 1530 sa AM band habang live po kami sa Facebook page. Ayan. Mag-uusapan po natin ang buhay, pamilya, kalusugan, kagandahan at pwede nyo pa pong pagkakitaan. Siyempre, makisyesta at dumighay sa makabuluhang impormasyon. Makitawa din po sa aming kwentuhan. Habang kayo po naman ay nagmimeryenda o magmimeryenda pa lamang, kung ano-ano man po yung inyong ginagawa, araw-araw po ang ating palatuntunan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. Pwede ho kayong mag-text sa amin. Napaka-interesting nung pag-uusapan natin ngayon. Kasi base daw ito doon sa mga psychiatrist. Ayan. Na bakit daw mailap ang kaligayahan sa mga matatalino. Ayun. Bakit nga ba? Diba? Sige, mamaya malalaman natin yan. At maraming salamat pala sa pag-share pag-share nito sa akin, ha? Kay Mamu, si Eunice, yung huli nating nakasama dito sa programa. Anyway, kung gusto po ninyong magpaabot ng inyong mga mensahe, pagbate o kung ano paman, violent reaction. Ayan, sa 0998-975-1368. So, pwede rin po kayong tumawag sa amin sa landline sa 861-6947. Sa Smart sa 0939-916-9855. Okay naman po sa Globe sa 0917-822-8362. Pwede din po sa aming website sa pamamagitan ng www.dzme-1530.com. O i-type lamang po ang Ustream application, DZME 1530. O i-like ang aming Facebook page, DZME 1530. Live din po kami sa YouTube. Ayan. Ang itatype nyo lamang sa YouTube ay yung DZME tapos / newsroom. Tama ba? Yun. Oo na. DZME tapos / newsroom. Tama ba? Or # newsroom. Wala ng / Oo. DZME 1530 na. Hindi na yung newsroom. Okay. Ulitin natin. Erase. Sige. Total, mabagal naman yung mga internet natin ngayon. Ayan. Yung YouTube daw, live po kami sa YouTube. DZME and then 1530. Ayun. Ay, kamusta ho? Alam niyo po, ang dami kong parang yung Facebook page. Kahit na hindi ka magbisita iglesia, na flood yung pages mo ng ng bisita iglesia. Talaga ba? Meron akong mga nakita doon na siguro medyo sa susunod mag-invite tayo ng mga psychiatrist or sociologist ganyan. Parang
ano, nawawalan ng manner yung iba na nagpo-post sa social media, no? I'm so sorry, no, pero kasi ano eh, tawag dito, medyo siguro yung iba kailangan medyo magkaroon pa din tayo ng reservation, 'di ba? Although sinasabi nga nila, Jaemie, ano namang pakialam mo, eh wall ko 'yon, 'di ba? Kaya lang nga kasi more often, no, ang nangyayari kasi parang ang social media ngayon is very interactive. So ang nangyayari, parang nawawala na yung talagang ano, yung talagang ano bang sasabihin natin ito? Manner. Ayan. Yung GMRC ba yan? Good manners and right conduct. Ayun. Totoo naman. Diba? Merong nakita dun sa post. May nakita ako sa post. And I think baka nag-viral na din to. Yung babae, nag-post siya, and at the same time, nag-post yung kasama niya or kung sino pa man, na naka-crucify siya doon sa pinag-crucifix ng mga tao na nagpapanata doon sa lugar. I think sa kutod siguro to, no? Oo. Nag-posing siya ng ano, si ate, nakita mo ba yon? Naka-shorts. Tapos nag-posing siya ng ano, ng parang inaartehan niya yung ano, yung pagkakapako doon sa ano, sa krus. Oh, kaya umani naman siya ng batikos doon sa ilang mga netizen na it was supposedly para sa mga deboto at mukhang para sa mga pagninilay-nilay ito lalo na nung Holy Week. And yet, umakyat siya doon mismo sa krus at umarte na ano, umarte. Ganon. Oo. Tama, Jessel. Oo, umarte. Tapos yung iba naman, mawalang galang na ho, ano, bato-bato sa langit, tamaan ang wag magalit. This is just my opinion. Kasi diba, kumbaga, the one thing na dapat daw ginagawa natin during Holy Week is yung kung ano yung gustong-gusto mong gawin. Yun yung pipigilan mo yung sarili mo. Like halimbawa, ako gustong-gusto kong kumain ng baboy, ganyan. parang sakripisyo mo. So, during the week, di hindi ka kakain, ganun. Meron namang iba na dahil sila ay hindi matigil sa pagpo-post sa Facebook, ganyan, ang kanilang way of parang sacrificing is not to post anything during the Lenten season, no? Eh, yung iba, mawalang galang na, talagang, Diyos ko po, nagdadasal, tapos ano pa, nagbisita iglesia, nag-rosary, o kung anong ginawa, akala mo nag-first communion, o kung ano pa man, naka-post pa din, diba? I mean, I don't know, pero kasi ngayon parang ano, masyado namang hina-highlight natin masyado yung mga nagiging buhay natin sa Facebook, 'di ba? Although sasabihin nga nila ay wala kang pakialam, buhay ko 'to. hindi honestly, kaya nga nagbibida-bida daw. lahat na lang pino-post. Hindi totoo nga. Kaya ako pagka minsan yung naiirita ko, yung mga ganon, yung parang lagi na lang na post ng post ng post. Either ano, ina-unfriend. Unfollow, unfriend. Or, alam mo yung hide post. Diba? Kesa naman, ano yung kupa siya, hoy friend, tigilan mo nga ako sa mga ganyan mo. Hindi kasi, diba, nagbisita iglesia daw siya, tapos puro pagmumukha niya yung mga nando doon na nakikita ko. Diba? I mean, anong essence nun? I'm so sorry, pero medyo harsh lang ako magkomento. Pero, hindi, yun yung aking opinion about that, no? But anyway, sige. Sabi ko nga, ano ninyo yan, profile ninyo yan, nasa sa inyo na po yan, no? Ika nga, bahala na po kayo kung yun yung sa tingin ninyo,
that is your way of parang ano ba, hashtag thank you Lord, mga ganyan. Oo. Anyway, sige, ang importante naman daw yung kung ano yung nilalaman ng ating puso. Oh, mga ganyan. Oh. Pero ako talaga ano, natutuwa ako. Yung iba din talagang they find time na magsimba ganyan. Tapos yun nga na nung last time na kailan ba, kahapon, kagabi. Oo, kagabi yung Santo Domingo Church na pinagsimbahan namin nung una ang konti ng tao. Nung bandang matapos na si Father na magmisa at saka lang dumami yung tao. I mean yung after ng homily niya. O yun, doon dumami yung tao. But anyway, sige, sana po kayo naman totoong nagkaroon ng reflection sa inyo po namang sarili at sa ating buhay-buhay, ika nga. At walang pinakamaganda ka, sabi nga nung father na nagmisa is walang pinakamaswerte at walang pinakamagandang pangyayari sa ating buhay kung hindi yung Easter. No, dahil yun yung pagkabuhay talaga at syempre yung kapanganakan din. And also, gusto ko muna palang i-condolence yung aking kumare si Hazel Valera, Hazel Panganiban Valera. Condolences sa iyo at sa mga bata at sa buong family ng pamilya Valera. Ayan, dahil sumakabilang buhay na si Francis Willard. Ayan. Kaya napakabata. Napakabata pa. It made me realize, no, na talagang sa isang iglap po pala, talagang kayang kunin ng Panginoon yung buhay natin, no? Kaya, kumbaga parang somehow, it's an eye-opener kasi 10 years old pa lang yung naiwan niya na bata, na anak, yung panganay. And sa akin, parang nakaka-relate ako sa ganun kasi parang syempre ilang taon pa lang yung anak ko tapos kung halimbawa mawawala isa man sa amin, parang it would be very difficult sa isang bata na lalaking halimbawa walang tatay or walang nanay, ganyan. Kaya parang yun yung parang very touching na parang sa isang iglap pwede pa lang mabawi ng Panginoon yung buhay mo talaga, no? Sabi nga nila, pag oras mo na. Oo. Kaya sabi ko yung parang kinabahan ako talaga, sabi ko kapag sana po bago niyo po ako kunin, makita ko man lang yung apo ng ng anak ko. Hindi, totoo, 'di ba? Oo, kasi kumbaga parang it's an eye opener. Yun nga ang bata-bata, oh. Oh, 'di ba? Para sa akin bata pa yun, ah. Oh, sa bagay may baby nga na namamatay. Oo. Oh. Pero sabi nga nila, ang continuation ng buhay niya is buhay na walang hanggan. Ayan, talagang kumakaoo si Jessel dito, oh. Yung pinalaking anak ko. Oh. Okay, sige. Narito po muna. Eto, happiness, ayan daw. Sabi ni Ernest Hemingway, nakikinig ba si na Sir Tony? Happiness in intelligent people is the rarest thing I know. Ibig sabihin rare, talagang wala, bihirang-bihira talaga ito. 'Di ba? Oh, talagang madalang pa sa patak ng ulan siguro. Oh, ang kaligayahan. Sabi naman ng mga engineer dito Jaemie? Bakit daw ano bang klaseng kaligayahan yung hinahanap na 'yan? 'Di ba? Bakit nga ba? Ayan. Bakit po sinasabi nila na yung kaligayahan, ayan, parang napakahirap hanapin, ayan, or mailap sa mga highly intelligent people. Talaga ba? Sige, malalaman natin kung highly intelligent
kung highly intelligent ka. Ito, number one, sila daw kasi ang tinatawag na victim of over-analysis. Ayan. Eh, baka nga naman kasi halimbawa ay sinasabihan ka na ng I love you eh. Sandali lang ha, titignan muna natin ang probability ng iyong nararamdaman sa nararamdaman ko kung tayo ay magtutugma. Mga ganun mga eksena. May probability. Sinasabihan ka na nga ng I love you. Ano ka ba? Oh, for many people with high level of intelligence, ha, yung overthinking at patuloy na pag-analyze sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa inyong buhay, ayan, at sa iba pang, kumbaga sa mga hindi pa nangyayari, ayan, ang labis na pag-iisip ay kadalasan ay nagdudulot ng frustration sa inyo. Ayan. They weigh you down, but you can't help but think and think no matter how draining the experience is. Ayun. Oo. Kadalasan nga, oo. Yung ganito, na na-overthinking nila yung mga bagay-bagay. Diba? Okay. So, sabi dito, their ability to analyze things is great, but it is also true that we don't need to pay attention to everything and crowd our minds with unsavory thoughts. Ayan. Oo nga naman, kasi halimbawa, sinasabi na nga sa'yo, uy, ano ka ba? Mahal nga kita. Teka muna, ang probability ng pag-ibig mo na yan, ang nararamdaman ko, ang chance na niyan, di ba? Yung mga ganun mga ano, or mahal niya kaya talaga ako, yung mga ganun. Bakit niya ako mahal? Eh, samantalang nerd ako, yung mga ganyan, mga eksena. Mm-hmm. Okay, so this saying holds good for people like you, who can see right through anybody and identify their true motives. Yan. E kuminsan, halimbawa, ano kaya motibo niya sa akin? Baka naman kukopyahan lang niya ako sa assignment ko. Kaya sinasabi niyang mahal niya ako. Yung mga ganun. Oo. Kaya tamang duda ka, kuya. Oo. Kaya ano, kaya imbis na liligaya ka na sana eh. O diba? Gusto ko na sana ng babae. Kaya lang masyado kang, ano, masyado kang nag-over-analysis. Ayan. The world seems a disappointing place occupied by wrong people. Not to mention the feelings that affect you upon the reflection of philosophical problems. Ayan. So, ang tanong doon, or ang sagot doon ay, ano lang, maging ano ko lang, ignore mo lang yan. Ganyan. Ignore ka lang. Oh, pagka may sinabi sa'yo na ano, na, uy, crush ka daw ni ganyan, wag mo nang i-over-analysis. Ba't niya ako crush? Ganyan. Diba? Oo. Wag ka na mag-over-analysis. Basta tanggapin mo na lang as it is. Ayan. Sabi nga nung nanay ko dati, nanay ko may pagka-harsh eh. Palibasa kasi medyo talino siya sa math, diba? Oo. Eh talaga, sabi ng nanay ko dati, wag ka nagsasama sa mga bobo, sabi niya. Talaga ba? Sabi ng nanay ko dati, kung nagsasasama sa mga kaibigan ng mga bobo, sabi niya ganyan. Sabi niya, wala kang matututunan dyan kundi magbulakbol, mga ganyan. Totoo ba? Sabi niya, sumama ka sa mga, ano, mga matatalino, mga ganun, sabi niya. Totoo ba yun? So, sa bagay, as you grow older, diba, totoo naman, pero hindi naman lahat na talagang pipiliin mo talaga yung magiging mga kaibigan mo. Oo. Oo, nakakabaliw naman talaga ang sobrang pagkatalino. O ito. Isang pangalawang reason bakit daw napakailap ng kaligayahan sa mga highly intelligent people. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga highly intelligent people. Okay. Sige. Sabi dito, they want to match everything with their high standards. Ah, oo nga naman. Hindi naman po ako mapili. Ang gusto ko lang naman kasing maging boyfriend, yung pong summa cum laude, tapos po may kotse, pwede na po yung ano, yung class B, mga ganyan. Or kamukha po ni ano, ni Richard Gomez. O pwede na rin yung kamukha ni Aga Mulak, mga ganun. Hindi high, talagang high standard eh, no? Oo.
Ayan, oh, perfectionist daw. Oo nga. Hindi kasi parang inaano nila lagi, ina-attribute nila sa sarili nila tawag dito. Yung kung paano yung magiging makakasama nila, 'di ba? Bawa sasabihin. Pero ito totoo to sa mga girls, ito ha. I don't know ha. Siguro nung mga bata-bata ka sa mga girls, ang puppy love kapag kikiligin ka, kapag halimbawa, ay, ang pogi-pogi naman niya, ganyan-ganyan. Pero kapag halimbawa nakausap mo na, tapos walang laman, parang walang sense, nakaka-turn off. Oo. Dati noon, natatandaan ko noon, may nanliligaw sa akin noon. Naku, hindi ko nababanggitin. may nanliligaw sa akin noon. Tapos parang ano, basta para siyang nakanganga lang lagi. Gusto kong, di ba? O, yung parang, parang ano, may, lahat na nagjo-joke, parang siya nakanganga pa din, di ba? Parang, ha? Di bali na nga, o, sa'yo na nga lang yung pogi mo. Napaka-pintasera ko, katatapos lang ang Holy Week. Hindi, naikikwento ko lang naman. Sa mga girls, ganyan. Sabi nga ng lola ko, ayan, sabi na, wala ka sa lola ko. Hindi, sabi ng lola ko, tayo daw mga girls, dapat daw, kukuha daw tayo ng mga matatalinong lalaki. Bakit? Kasi daw, kapag ka daw matalino yung lalaki na kasama mo, kumbaga parang yung ka-level din ng thinking mo, or sabihin na nating mas angat ng konti sa'yo na mag-isip, no? Mas matalino, ganyan. Eh, most likely, dadalhin ka niyan sa mas magagandang lugar. Hindi, may kumbaga parang may mas magandang kalalagyan ka. May mas magandang kalalagyan. Hindi, totoo naman, no? Kumbaga parang may vision siya, 'di ba? Unlike halimbawa yung ibang lalaki na puro papogi lang ang alam, eh di syempre mag-girlfriend lang yan ng kaliwat kanan. Tapos, yon, wala lang, iiwang kang luhaan. Hugot! Ayan. Okay, sabi dito, they want to match everything with their high standards. Ayan. Kasi daw, yung mga tao na may high IQ, kadalasan, they wouldn't settle anything less. Ayan. Kasi ayaw nilang ma-fail yung satisfaction nila. Oo. At that what makes it more difficult na maging masaya, 'di ba? Eh yun nga, sabi nga nung nanay ko dati, sabi niya, pag yung tao bobo, sabihan mo lang ng bobo-bobo mo, tapos tatawa pa rin ng tatawa yan. Parang ganun. Kumbaga parang masaya sila, oh, 'di ba? Parang ganun. Okay. So, facts of life daw ito, that we never get all what we wanted. So, ang practical knowledge is not present in those who have brilliant theoretical minds. Ayan. Ako mas gusto ko yung tawag dito partner, or yung partner ko, yung nagdi-debate kaming dalawa. Oo. O, kasi kumbaga parang nagtatagisan kayo ng talino, parang ganon. Like halimbawa, kuminsan kasi may pagka bookworm ako, mas gusto ko din yung lalaki na talagang may gusto pa ako. Hindi, kumbaga parang siguro kaya kami nagja-jive ng partner ko, ayan, ng asawa ko. It's because broad reader ako, and madami din siyang mga perspective sa buhay na, kumbaga parang pag nagtatalo kayo, somehow, meron kang mapupulot sa kanya, at ganun din siya sa'yo, no? Hindi yung bawa nagtatalo, diba? Ganun, tapos, nakanganga lang sa'yo, oo, diba? Oo, ikaw yun, diba? Oo. Okay, so, so kapag ka daw halimbawa, nalaman nila na sa reality, dahil nga hindi naman lahat ng gusto mo ay makukuha mo, so in reality, kapag ka na-realize nila yon na yung katotohanan ay
kabaligtaran sa inaasahan nila, they feel greatly disappointed. Oh, kasi nga, yun nga, perfectionist sila. Okay. So, number three, ayan. Pero bago yan, okay. Number three, madami pa to eh. Anim to eh. O sige, tapusin ko muna yung number three. Number three, intelligent people judge themselves too hard. Oh, bakit? Bakit nito sabi? Isa daw sa mga reason kung bakit nagiging unhappy, eh dahil nga sa masyadong isip ka ng isip ng isip ng isip at kumbaga parang ang lagi mong sinasabi, eh teka muna, that is against my standard. So parang, diba? Iyo, against my standard. So, nag-overthinking ka na, ganyan. Sinasabihan ka na nga ng, uy, crush ka daw ni ganyan. Teka muna, bakit niya ako crush? A, dahil mangungopya siya sa akin. B, may pera ako. C, hindi man ako pogi, pero meron akong kotse, mga ganon, di ba? Okay. So mamaya, babalikan natin yung mag-commercial break lang tayo. Okay? At babalikan natin yung ating hashtag. Ayan, bakit daw mailap ang mga, bakit mailap ang kaligayahan sa mga matatalinong tao? Ayun. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick six numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. At yan po ang hatid sa atin. Ang oras ay 1:31 na po. Naghatid sa ating oras ang PCSO. Tandaan po sa PCSO ang bawat sa bawat taya, ito po ay para sa kawang gawa. Yan po ang PCSO. Tandaan po ninyo, ha? Sa bawat taya, para sa kawang gawa. Kaya taya na. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yon. Oh, ako tumataya ba kayo ng loto? Ako pag minsan tumataya talaga ako. Oo. Eh pag hindi man ako nanalo, iniisip ko na lang na dinodonate ko 'yon dun sa mga nangangailangan. Oo. Kapag malaki na, hindi, alam mo kadalasan kapag ka malaki na 'yung premyo, 'yung iba diyan namumuhunan na. Oo. May mga kakilala ko na mga namumuhunan talaga. Oo, para yung kombinasyon ng mga numero. Oo. Anyway, dito muna tayo. 1:32 na po ng hapon. Kwentong pure gold muna tayo. Dumating na ang solusyon sa karaniwang problema ng mga misis kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita ng kanilang mga mister. Ang sagot po, syempre, Pure Gold Supermarket. Sa pagdating ng Pure Gold Supermarket na matatagpuan sa halos lahat ng sulok ng bansa, nakakatiyak ang bawat may bahay na makakasapat po ang kanilang budget sa lahat ng pangangailangan. Dito sa Pure Gold Supermarket, higit na mura ang presyo ng mga bilihin kumpara po sa iba. Bukod kasi sa mga dekalidad na produkto at bilihing bagsak presyo, bawat customer binibigyan po ng importansya. Ang lahat ay tinutulungang umasenso. Subok na po ang tindahan ni Aling Puring. Unti-unting napapalago ang maliit na puhunan sa suporta at gabay ng Pure Gold Supermarket. Habang nakakatipid ka sa todo diskwentong bilihin, lumalaki ang kita kaya marami pong napapagaya. Huwag nang magbakasakali pa, mag-Pure Gold Supermarket na. Kailanman, tunay na maaasahan. Aba, ano pang inaantay ninyo? Oh, mag-Pure Gold na. Pero kung magpo-Pure Gold kayo, ha, pwede niyong patayin yung radyo pero bitbitin niyo yung cellphone para naka-live pa din kami sa Facebook. Ayan. Okay. At babatiin ko muna si Emmy Aldovino. Ayan. Sabi niya, "Hi, ma'am." Ayan. "Hi din sa iyo, Emmy." Ayan. Okay. Dito muna tayo sa eto na. Oh. Pang-apat na 'to eh. Na papakinggan kaya ito ni
Boss Tony. Eto, ayan. Balikan lamang natin yung intelligent people judge themselves too hard. Ayan. Eh, wag ka daw masyadong yung huhusgahan mo yung sarili mo, 'di ba? Na naku, nakakainis naman, bakit ba ganyan, 'di ba? Hindi niya, sabi niya sa akin, mahal niya ako, pero bakit ganun? Hindi naman siya nakaka-live up ng standards ko. Sinabi ko na mag-aral kami. Oh, yan, mga ganung eksena. Anyway, eto pa. Ha? Number 4, they aim for bigger things. Ayan. Dahil nga sila eh hindi masatisfy sa kanilang, dahil sa taas ng kanilang standards at IQ, ayan, they tend to imagine bigger things. Ayan. And they're always looking for a bigger purpose. Like, halimbawa, ako totoo to, no? Pag minsan, halimbawa, yung ang taas-taas ng pangarap mo, pagkatapos, halimbawa, yung makakasama mo naman sa buhay, o kaya eh, sa magkaibigan na lang, halimbawa, ang taas-taas ng pangarap mo, o halimbawa, ito nga, sa magkaibigan, sasabihin, sumama ka lang sa mga matatalino, sabi ng nanay ko. O, edi halimbawa, ang sinamahan ko, halimbawa, puro mga bulakbol, mga ganyan. Syempre, ang goal lang nila everyday, eh, magbulakbol. At ano, tawag dito, lustayin yung baon na binibigay sa kanila ng magulang nila. Diba? So, kung halimbawa, matalino nga naman, syempre, yung sinamahan mo, edi, at the end of the day, ang goal nila is, bukod sa may matutunan, 'di ba? Eh kahit papaano mag-excel, 'di ba? Elementary or college or high school life, 'di ba? O college life. O kumbaga parang ang goal nila is to excel at talagang maging competitive sa iba pang mga estudyante. So, kumbaga 'yon, they aim for bigger things, and sometimes kung hindi 'yun yung ano, kung hindi yun yung kalalagyan nila, medyo disappointment na naman ang kapupuntahan nun. It's because, yun nga, may mga pattern na kumbaga parang hindi naman lahat ng mga gusto mo eh mag-exist in reality. Like halimbawa, gusto mo halimbawa na yung kaibigan mo maging kasing talino mo. Eh, kaso nga halimbawa, eh, sa libro pa lang, ikaw, nabibili lahat ng magulang mo, lahat ng mga gusto mo, libro, suportado ka, ganyan. Alam niyo po kasi mahirap din maging estudyante. Number one, sa totoo, lahat tayo naging estudyante, di ba? Ang pinakamahirap is, mamumroblema ka financially. Ayan, totoo yan sa mga estudyante. Kung halimbawa, yung libro mo tawag dito, nire-require na lahat dapat may books, no? May mga ganung mga schools eh, na kumbaga parang required kayo na bilhin lahat ng libro, no? Eh, paano na kung halimbawa, hindi kakayanin ng budget ng magulang mo. Yung iba, pwede siguro na parang i-photocopy or whatever, ganyan, di ba? Pero kung halimbawa, hindi talaga, eh, wala. Kaya kawawa din yung ibang mga estudyante na limited din yung resources, of course. Ayan. So, yeah. Okay. Eto pa. Mm-hmm. Ano pa ba? Ayan. Of course, they aim for bigger things. Ayan. So, nasabi na natin yan. Na talagang, kumbaga parang, sa sobrang lawak ng kanilang pag-iisip, ayan, eh, kuminsan, yung iniisip na nila, eh, hindi nga kakayanin, no? Or hindi mag-exist in reality. Ayan. Oo, kasi daw walang contentment. Masyado ka naman. Oo, hindi naman contentment. Oh. Sige. Ito pa. No one appreciate them or have a meaningful conversation. Oo nga. Bakit nga kasi kapag halimbawa matalino, parang iwan na nga natin 'yan. O ano, ang weird ng mga pinagsasabi, parang ganyan. Naranasan niyo ba 'yon? Yung parang nale-left out ka. Oh. Eh kasi ay gumagana. Sa ano sabi? Oh, content make poor man
Contentment make poor man rich, and discontentment makes rich man poor. Ayon kay Benjamin Button. Hindi, kay Benjamin Franklin. Oh, kumakahiling ka naman. Siyempre, si Benjamin Franklin. Oh, para namang, totoo ba si Benjamin Button? Hindi naman. Diba? Oo, yun. Totoo naman yun. Oo. Pero ito, sinasabi nila na ilan sa ika nga four, five, ayan. Yung panglima na kategorya o kaya naman panglimang rason. Bakit daw mailap ang kaligayahan sa mga sobrang talinong tao? That is because wala daw nag-appreciate, no one to appreciate them or have a meaningful conversation. Oo, totoo naman nga kasi to sa mga ordinaryo. Halimbawa, ang nanay at tatay mo halimbawa, isang scientist. O di kaya naman, sabihin na nating tawag dito, doktor o yung talagang medyo matalino, ha? Matalino talaga. Syempre yung bata, alam niyo po yung sabi ko nga, time and again, 'di ba? Ang bata parang sponge 'yan eh. So kung ano yung nakikita niya or na nadidinig niya sa inyo or kung ano yung i-feed mo sa kanya, yun yung i-absorb niya, 'di ba? So kung halimbawa ang tatay or ang nanay, 'di ba, pag compare natin, mawalang galang po ha. Halimbawa yung nanay hindi naman gaanong nakapagtapos or hindi nakapag-aral, kapos sa pag-aaral, ganyan. Tapos yung nanay naman na hindi naman talagang mataas ang pinag-aralan, pero makikita niyo po kung minsan ang difference sa bata, ganun. Kumbaga parang kailangan si nanay na hindi si nanay or si tatay na hindi nakapagtapos ng pag-aaral or sabihin na nating medyo kapos sa kaalaman, you have to double your effort, double your time para nang sa ganun yung bata mai-impart mo sa kanya yung knowledge, no? Hindi naman, di ako naniniwala naman doon na fast learner. Hindi ah, bakit meron mga nasa squatters area, amlang ang kinakain nila. O pero ang talino, mabilis pumick up. O meron naman mga bata na slow learner, kahit na mga anak mayaman pa yung mga yan. Oo, syempre dadaanin nila lang sa ganda ng kutis. Oo. Ha? Ano daw? Oh, fast learner pa din. Oh, fast learner. Oo, ganyan. Oh, kasi sabi nga, wala daw meaningful conversation sa kanila. Kasi parang sila nga lang yung nakakaintindi ng kanilang sinasabi. Like halimbawa nga, kung ikaw na bata ay lumaki sa pamilya ng mga abogado, 'di ba? Syempre, 'di ba? Like halimbawa, sa simpleng scenario na lang. Ako ay lumaki na ang orientation ko ay politika. Bakit? Kasi syempre, yung nakwento ko dati, yung lola ko, mahilig sa AM, ganyan, and then yung ibang mga politiko, ganyan, na kamag-anak nila. And kumbaga, ang orientation namin sa bahay, lalo na dati kapag yung first time kong bumoto, excited ako. Ang orientation namin, para kaming iglesia. Kapag kung sino yung iboboto ng tatay, yun yung iboboto din namin, lalo na sa presidente at saka sa mga senators, mga ganyan. So pansinin niyo halimbawa yung pamilya naman na parang wala lang, hindi importante sa kanila yung politika, parang ganon. So kapag halimbawa itong dalawang batang ito or itong dalawang taong ito for that matter nagka-unite silang dalawa para converse. Do you think medyo magko-converse sila or there will be a very good conversation kung halimbawa politiko ang topic? Syempre yung lumaki na tao or na bata na hindi siya politically
inclined o hindi siya politically ika nga oriented, no? Yung hindi ganun yung orientation niya sa pamilya niya. Definitely, pagka nag-discuss itong isa about politika, nganganga lang yan or either bala ka nga kung anong pinag-uusapan mo, di ba? Okay, sige. Mamaya po, nandito na ba? Ano ba to? Flash report? Ah, okay. Sige. Ayan. Ay! Oo, speaking of, ito, ano ba to? Babanggitin ko na ha. Yung Uber, oo, parang hindi lang ito yung isang kaso siguro. Kasi kami din na-experience din namin medyo bastos yung driver nito. Sige. Mamaya po, antabayanan ninyo. Pero magko-commercial break po muna kami. Okay? So sa pagbabalik po namin, meron pa. May natitira pang isa na sinasabing bakit daw, ayan, medyo mailap, ayan, ang kaligayahan sa napakatalinong mga tao. Ayan. Okay. Sige. Magbabalik po kami. Ang oras po muna natin, 1:45 ng hapon. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. At maraming salamat po syempre sa PCSO ang naghatid po sa ating oras na yan. Ang PCSO 1:46 na po ng hapon. Tandaan po natin sa PCSO, sa bawat taya, hatid ay kawang gawa. Ayan. Syempre, sa bawat taya, para po yan sa kawang gawa. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Yan po ang PCSO. Alright. Maraming salamat pala muna. Ay, sa aming boss chief, ayan, pagaling ka kay paring Ed Sarto. Okay? At maraming salamat po sa mga pinsan ko pala na nakakaligtaan ko palagi na nanonood sa Hong Kong. Meron siyang sinasabi Shoerich ba yun? Shoerich? Ayun. Sige, si Marites Quinto, ayan. Huwag kang masyadong naglalagay ng kung ano nung mga bank details mo at baka ma-hack yan, ha? Alam mo naman. O, sige. Ito pa, si Benji Russell, si Joey Maranon, Bernadette Malabanan, Jaan Garcia, Roel Minoza, Amy Ukag Pascual, Rod Stuyor, Prince Gami Chikay, LV Degia Zamora, Wilfredo Neri at Demson Mongado. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga episode. Salamat po sa inyo. Nandito na yung report. Okay, nandito na po yung report ng aming kasama si Neil Miranda, yung Uber driver na nambastos daw sa anak ni Asek Abesamis, kinasuhan na. Okay, anong klaseng pambabastos? Neil. Nakaranas kasi ito anak ni Abisamis na yung mga hindi magandang salita. Nako. Doon sa Uber driver. Mm-hmm. Kaya bukod yan, nung magsumbong itong dalaga doon sa kanyang ama at sinubukang tawagan ng kanyang ama itong driver, nagmalaki pa at nag-amon pa ng demandahan doon sa mga complainant at nagmumura pa daw ayon doon sa pahayag na rin nitong tatay nitong biktima na si Secretary Assistant Secretary Romel Abisamis ng DNR at magsisilbing araw test case sa controversial na ordinansa sa Quezon City.
ng gender and development code ang kaso laban nga sa Uber driver na nangharas to sa anak nitong si DNR Assistant Secretary Romel Abisamis. Ayon kay Attorney Arlington ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, batay sa resolution ng Office of Prosecutors, may probable cause upang kasuhan sa Quezon City Regional Trial Court itong si Juanito De Andres Bornillo ng paglabag sa ordinansa. Sinabi pa nitong si Inton na ang sinapit ng Uber driver ay babala sa mga driver na magtatangkang abusuhin yung kanilang mga pasahero. Ang kaso ay nagugat bunga na reklamong isinampar ang anak ni Abisamis na si Mary Kathleen Abisamis na nakaranas ng pambabastos kay Bornillo. Ang resolution ay pinunente ni Prosecutor Arnel Pabilyar at inaprobahan naman nitong si Senior Assistant City Prosecutor Rosana S. Morales Montojo. Neil, nabanggit ba kung anong klaseng verbal abuse? Anong mga sinabi? Minura ba siya? Paano? Parang may harassment ba na nangyari? Mga malalaswa kasi yung mga salitang binitawan nitong driver. Baka natypan niya yung babae. Oo, natipuhan niya yung dalaga. Sinabi niya doon sa dalaga na maganda ka. Oo. Sabi niya, kung gusto mo, sabi niya, pwede ba tayong mag-hotel, sabi niya. Wow. Oh. Bakas ng loob ni Kuya. Bagamat nagkaroon na ng takot, nakarandom na ng takot itong complainant, hindi pa rin siya nawala ng lakas ng loob no, na sagutin yung driver at nung pagkahatid nga sa kanya nung driver saka ito nagsumbong doon sa ama. Mm-hmm. At kausapin nga itong si Assistant Secretary Romel Abisamis yung driver, doon na nga nagsabi na sabi niya na gamitin daw. O gamitin niya na kung ano yung kaya na niyo, sabi niya nung driver. Magdemanda kayo kung gusto niyo. Sabi niya hindi ako natatakot, sabi nung Uber driver. Hindi ka nga natatakot, tatanggalan ka na lang ng prangkisa. Sa halip daw na humingi ng tawad at pag-isihan niya ginawa nitong driver ay nagmalaki pa raw. At nagbanta pang araw sa kanila. Sabi nitong si Assistant Secretary Abisamis, no? Nagbanta pa raw sa kanila yung driver. Kaya nga, napilitan na sila na lumapit kay Attorney Arlington isang pa yung kaso nga laban doon sa suspect. Neil, eto since ikaw nasa Quezon City naman, ito hindi ko alam kung dapat ba ito sa LTFRB or LTO. There was a time na nakasakay ako ng taxi. Ito nakapila sa may Pure Gold sa may sa Barte Mall. Oo. So itong taxi na nasakyan ko, walang lock. May lock yung pintuan pero from the inside hindi mo siya mabubuksan. Kung halimbawa gusto mong driver seat lang yung power lock siya. Tapos yung kanya pang paraan ng pag-start ng kanyang taxi ini-start niya, ewan ko kung ano yung kinakalikot niya kasi nakasalpak na lang yung susi niya doon sa susian nung sasakyan. Pero kapag namamatay yung taxi niya, i-start niya underneath nung susi. Oo. Tapos biglang bubukas na naman yung mga pinto. Bastos din itong driver nito dahil talagang pawardi-wardi kung mag-drive.
Talagang yung mga tipong swerve ng swerve, tapos biglang hinto, biglang kakat, tapos biglang hihinto. Nako, eh, pasalamat siya, talagang walang namang nangyari dun sa anak ko, kaya lang tumilap, hindi naman tumilapon, pero yung nasubsub, buti na, oo, na nasalag ko. Oo, pero talagang galit na galit ako sa kanya. Oo. Oo. Yan, alam mo yung mga ganyang case, no? Ang isang tao, kaya nga nagka-taxi, komportable kanyang pagsakay. Siguro dapat makita ng ano. Pero ang driver, dapat sa mga ganyan, nire-reklame yan. Oo. Sa LTFRB. Sa LTFRB yan nire-reklame. Hindi, ang tanong ko kasi ganito, bakit napaparehistro pa itong mga gantong klase ng sasakyan? Di ba dapat na-check to ng LTO? 'Di ba? Totoo ba totoo bang nagkakaroon ng pag-visit o kaya naman talagang proper inspection ang LTO kapag sa bagay na ito, or it should be the LTFRB pa din na magi-inspect? Pero kasi pag ipaparehistro yung sasakyan, 'di ba? Whether it's a taxi or not, yaan dumadaan dapat sa pag-inspeksyon ng LTO. Tama ka dyan, Sir Jimmy, no? Lahat ng public utility vehicles, under yan ng LTFRB. Pero yung registration niya, halimbawa magre-renew siya ng plaka o kung ano man, di ba sa LTO yon? Ang tanong, kapag ka ba nare-rehistro sila, tinitignan ba kung tama pa ba itong mga ano nito? Itong, halimbawa, itong mga tama naman. Ilaw nito. Ini-inspection naman yan lahat. Kaya pinipresent yan ng mga, yung mga, yung mga sumusunod, yung mga legal na operator. Bago nila parehistro yan, chine-check muna nila kung lahat ay gumagana, kasi bawal naman talaga yan . Pag efektibo yung signal light mo, yung wiper mo, yung headlight mo, etc. May paglabag yan. So, pag nakita yan, nabusisi yan ng LTO, ng LTFRB, hindi ka papayagan na makabiyahe. Oo. Dahil whether private, di ba? Ang nila dyan is for security purposes, lalo na sa mga public vehicle. Tama. Oo. Private or public vehicle. Pero dapat. Pero ang nangyari kasi, meron kasing, alam mo, hindi na iiwasan yung lagayan blues . Yung non-appearance na tinatawag, nangyayari pa rin yan . Hindi nawawala yan. Well, kapag ka ganyan, talagang hindi natin masusolusyonan ang traffic, no? Siguro, yun yung dapat na makita ng mga taga Department of Transportation, 'di ba? Siguro higpitan yung pagpaparehistro sa lahat ng mga sasakyan, no? Ako, gawa ko dun sa 15 years old na mga jeep na i-phase out. Edi dapat din gawin din 'yon sa mga pribadong vehicle din. Naman yung mga UV at saka FX sa mga ganyan. Hindi, maging mga pribado. Kung minsan ang mga private cars, no? Ay kasing liwanag ng fluorescent light yung yung ilaw nila ng headlight na napaka liwanag. Magko-cause din ng yon ng aksidente. Ng aksidente. Yan naman sa mga private vehicle, ang problema naman kasi diyan, mapapansin mo kapag ka sa gabi, no? Kapag ka ang private vehicle naka-high beam yan. Ang driver niyan, kung hindi matanda, babae. Kasi takot sila mismo na maaksidente. Kaso nagiging cost ng gusto nila maliwanag yung kanilang dadaanan, kaya naka-high beam sila. Pero ang hindi nila iniisip na makaka-aksidente naman sila. Tama. Oo. Sige. Anyway, hindi may iwasan yan, pero hindi naman makalulusot yan doon sa mga tauhan naman ng MMDA. Halimbawa, nagparehistro sila, nakalusot sila doon sa tinatawag na non-appearance, naparehistro nila yung kanilang sasakyan na hindi nakita o hindi dumaan sa inspeksyon yung kanilang sasakyan, nakapasa sila. Pero pag takbo nila sa highway,
At gumana yung detektibo nung kanila sasakyan, tumirik sila. Mm-hmm. Eh, MMDA naman ang katapat nila. Ire-reker naman sila ng MMDA. At pag nadala sila sa impounding area, eh doon sila magmumulta ng 5,000. Ang layo pa ng impounding area. Tarlak pa. At meron pang storage fee na tinatawag. Hindi murahe. Ano pumapatak yan? Yung babayaran mo doon sa impounding area ng MMDA. Mm-hmm. Kaya kung mapapasyal ka doon sa impounding area nila, naku, ang dami na sasakyan na nangabulok doon. Hindi na natubos. Mm-hmm. Dahil araw-araw lumalaki yung binabayaran ng may-ari na sasakyan. Ayun. Okay, sige. Wala na din tayo masyadong oras, Neil. And thank you so much ha sa pagbabalita mo. Balik sa'yo. Okay, si Neil Miranda po namin yan. Magkukwentong Pure Gold po muna kami. Dumating na ang solusyon sa karaniwang problema ng mga misis kung paano po pagkakasyahin ang kakarampot nilang budget. Ang sagot po, ang Pure Gold Supermarket. Sa pagdating po ng Pure Gold Supermarket na matatagpuan sa halos lahat ng sulok ng bansa, nakakatiyak po kayo na bawat may bahay, nakakasapat na ang kanilang budget sa lahat ng pangangailangan. Dito po sa Pure Gold Supermarket, higit na mura ang presyo mga bilihin kumpara po sa iba. Bagsak presyo at mga dekalidad na produkto. Ha? Bawat customer binibigyan ng importansya. Ang lahat po ay tinutulungang umasenso. Subok na po ni Aling Puring. Unti-unting napapalago ang maliit na puhunan sa suporta at gabay ng Pure Gold Supermarket. Habang nakakatipid sa todo diskwentong bilihin, lumalaki naman ang inyong kita kaya marami po ang napapagaya. Kaya huwag nang magbakasakali pa. Mag Pure Gold Supermarket na kailanman. Tunay na maaasahan. Ano pang iniintay nyo? De mag-Pure Gold na. Naku, wala na po kaming oras. Pero yung isang rason kung bakit daw mailap ang kaligayahan sa napakatalinong mga tao. Ito, smart people often develop psychological issues. Naku, kakatakot naman yun. Okay, so alam na. No? Di ba sabi nga kapag ka daw sobrang talino, kung minsan ay ano, nauuwi sa... Oo, alam na. O, sige. Okay, wala na po kaming time. Bukas po, ayan, magbabalik po ang inyong palatuntunan alauna hanggang alas dos ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong Monday morning. Dun sa mga babalik pa lamang sa probinsya, galing probinsya pala, babalik ng Maynila, mag-ingat po kayo sa inyong mga biyahe. At magtrabaho na. Ah, Martes na bukas. Nahanap na kayo ng mga boss nyo. Okay, maraming salamat again. Thank you so much sa lahat po ng mga naki-share at nag-like ng ating pong palatuntunan. Again, bukas po. At tabayanan ninyo si Mr. Patrick Tulfo para sa Rapido ni Tulfo. Kasama po yan si Lea Soriano Rivera. Thank you. Ako po si Jaemie Quinto. Bye! Mwah! Mwah! Bagong lipstick pa. Mwah, mwah, mwah. Mwah, mwah, mwah.